Yan ang ating Pangulo. Noong araw po na pinaslang, ito pong si Governor Ruel Degamo ay agad pong nagpahayag ng mga sumusunod. Sabi niya po rito sa nakikita po ninyong post, this is on Saturday, "I condemn in the strongest possible terms the assassination of a sitting governor, Governor Ruel Degamo of Negros Oriental. My government will not rest until we have brought the perpetrators of this dastardly and heinous crime to justice. The investigation into this murder is developing rapidly. We have received much information and now have a clear direction on how to proceed to bring to justice those behind this killing. I am warning all those involved in this killing, you can run but you cannot hide. We will find you. If you surrender now, it will be best, it will be your best option." Yan po ang pahayag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At kaugnay po niyan, naging napakabilis po ng development sa kaso na ito ng pagpatay dito po kay Governor Ruel Degamo. Nahuli po agad ang tatlong katao. Puro mga ex-army po ito. Isa po dyan ay Ranger pa. At yung isa napatay nung gabi po na yon ng Sabado dahil lumaban po sa ating kapulisan, at kinabukasan ng umaga, nahuli naman po yung isa pang kasabwat na di umano'y ito pala ay tinuturong maaaring leader ng grupo. Puntahan po natin ang nabanggit na individual, ano? Yung tao na yon ay napakataas po ng training. Napakaganda ng kanyang naging training, but unfortunately, he was dismissed from the service. And ginamit niya ito ngayon sa isang hindi magandang pangyayari. Ang tinutukoy po natin, ito po yung naaresto nung Sunday morning. Ayon po rito sa mga impormasyon na nakalap po natin, babasahin ko po, "Update according to intel sources, ex-Marine Ricky Bell Luces has been taken to custody and was identified as the suspected leader of a gun-for-hire gang operating in Negros Occidental and Negros Oriental." Sa tindig nito, mga tol, parang ito yung pinagbuksan ng pinto ng Montero, no? Pero hindi ko alam, hindi natin kumpirmado yan. Pero dito, "He is also thought to be the head behind the shooting and murder of the late Governor Ruel Degamo. Prior to his arrest on Sunday, a by-bust and raid operation was conducted in Purok, Acacia, Barangay Tandayag, Amlan, Negros Oriental, in response to his alleged involvement in the crime that resulted to the death of the Negros Oriental governor and numerous other civilians. A total of 17 injured civilians, and that two of whom are from Philippine Army, you know, yung mga namatay ay total po na siyam, kasama po doon si Governor Degamo. During the aforementioned operation, teams of detectives from CIDG and the local police found one long folder with a drone sketch map they believe to be the map of a municipality in Negros Oriental. Ito po yung kanyang mga certificate of trainings. Siya po ay miyembro ng Philippine Marine Corps. Ang Philippine Marine Corps po is attached unit sa Philippine Navy. Yan po ang isa sa pinakamahirap na unit sa ating Armed Forces of the Philippines. At ang nakalulungkot pa dito, mukhang Ranger din po ito. Ano? Alam nyo ba yung Ranger? Yan po ay specialized schooling. Parang sa kapulisan, komando. Sa Armed Forces of the Philippines, yan po ay Ranger, Scout Ranger, SR. Kilala niyo po si Colonel Harold Cabunok. Yun po ay isang special Scout Ranger. Katulad din ng ating Pangulo, may training sa Scout Ranger. At mahirap po ang Scout Ranger. Ako, nung ako po ay uniform personnel pa, pinangarap ko pong maging Scout Ranger, kaso hindi po kaya ng aking katawan. Kaya ng utak po, pero hindi po kaya ng aking katawan. Hindi kasi lahat fit para po mag-training sa Scout Rangers. Kaya pagka-graduate ka po ng Scout Ranger, talagang malupit ka. Matalino ka na, malakas pa ang iyong pangangatawan. Ngayon, ano ang kaugnayan ng mga pinag-uusapan natin na ito, mga tol? Kahapon, ito pong si Congressman Arnie Teves ay nagpaliwanag sa kanyang Facebook video na ginawa, at marahil yun po ay recorded video mula po sa ibang bansa.
In particular, ito po yung balita hinggil po doon sa Facebook video na yon ni Congressman Arnie Tebes. Na i-share ko na po sa inyo yun. Kung gusto nyong panoorin, makikita nyo po ito sa timeline po natin o kaya direkta sa SMNI Facebook page at saka kay Anthony Taberna Facebook page. Dito po sa balita, nakalagay po dito kahapon ano, o kaninang umaga, a political rival of murdered Negros Oriental Governor Ruel Degamo has broken his silence. Ang tinutukoy po dito ay si Congressman Arnie Tebes to dispel insinuations he had a hand in the killing, saying somebody wanted to pin him down for the attack which also killed several others last Saturday. Wala pong pinangalanan si Congressman Arnie Tebes kung sino po yung gustong mag-pin down sa kanya, pero alam naman natin na masama ang loob niya sa ating Secretary of Interior and Local Government na si Benhur Abalos. Nakalulungkot dahil ito ngayon wine-weaponize ng mga fans ni Bantag. Katulad ni Maharlika, at pinalalabas nila ngayon na parang malabantag ito na gawa-gawa lamang daw po ang kaso para kay Tebes na pag-uusapan po natin mamaya. Iba kasi itong pagpatay kay Governor Degamo. Hindi pa po tinutukoy dito kung may kinalaman itong si Congressman Tebes, pero siya ay nagpaliwanag na kaagad. Yung kaninang balita na ating ni-live streaming, yun po ay may kaugnayan sa 4 counts of murder na nangyari po noong 2019 kung saan ang itinuturo po ng mga suspect at ngayon ay witness na dahil sila po ay nag-participate sa pamamagitan ng pagmamaneho ng motor at pag-lookout. Ang itinuturo po nilang mastermind, walang iba kung hindi itong si Congressman Arnie Tebes allegedly. Ano? Okay, tuloy natin. In a video post on Facebook, Representative Arnolfo Tebes Jr. said he was abroad for stem cell treatment at the time of the attack and that he could not have plotted the assassination from which he would not benefit. In particular, ito po in English ang sinabi nito pong si Congressman Tebes, pero Tagalog po ang pagkakasabi niya po sa video. No? Even if he was in rival in politics, I still wish to condemn the brutal death that Governor Degamo faced along with several others who also died. I extend my condolences to the families that have been left behind. It hurts truly to have your loved ones die. At kaugnay niyan, syempre, ang paniniwala ngayon ni Congressman Arnie Tebes, siya po ay nahaharas ng kanyang mga kalaban sa politika at ng mga gusto di umano na mag-pin down sa kanya. Isa pa sa mga notable na viral po ngayon sa social media ay yung paniniwala ni Congressman Tebes na maaaring kilala daw po ng aso. Aso ha, kasi hindi daw po kumahol yung aso, yung mga pumatay kay Governor Ruel Degamo. Kaya sinasabi nila, kung kilala ng aso, maaari daw kilala din ng mga nandoon sa area na yun kung saan pinaslang si Governor Degamo. Ayoko nang mag-comment further dyan, kayo na lamang ang mag-interpret kung ano ang ibig ipahiwatig doon dito pong si Congressman Arnie Tebes. Pero nililinaw po natin sa ating mga naging live streaming in the past at sa kasalukuyan, na si Congressman Arnie Tebes po ay hindi pa po pinapangalanan ng ating Philippine National Police na persons of interest nor suspect. Siya po ay hindi ina-identified maliban na lamang sa naging statement ng ating Pangulo kahapon na that crime is purely politically motivated. Panoorin natin ang interview ng media sa spokesperson po ng PNP. At dito po sinasabi ng spokesperson ng PNP na si Colonel Fajardo na wala pa pong tinutukoy na suspect at still ongoing pa rin po ang kanilang investigation. Yet, meron na po silang mga lead kung sino po ang mastermind, ngunit hindi pa po ito pinapangalanan sa harapan po ng publiko. Panoorin po natin ang interview na ito ni Colonel Jean Fajardo, ang spokesperson po ng Philippine National Police. Yung baril po ay meron na pong resulta po yung verification po ng ating Firearms and Explosive Office. Yung iba po dyan ay walang records po sa ating FEO at wala po, yung iba ay walang serial number. Ito ay yung iba. Ngayon, ano ang tugon dyan ng ating Pangulo? Sabi ng ating Pangulo, i-identified ang mga hotspots. Hindi na kailangan hintayin pa ang eleksyon. I-identify na kagad yung mga hotspot ng
na lugar dito sa ating bansa, especially pagka may mga political rivalry, ano? At sinasabi din ng ating Pangulo na dapat i-dismantle ang mga private armed groups. At halos lahat ng Pangulo nagsalita po ng pag-dismantle sa private armed group, but unfortunately, hindi po iyon napagtagumpayan. I do not know kung mapagtatagumpayan ngayon, hopefully, ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Dahil sa mga nakalipas na panahon, patuloy pong nangyayari na meron pong existence ng private armed group. Pero ang sinasabi ng Pangulo, kapag ka nilamitahan ang mga illegal firearms, hindi makakakilos itong mga private armed groups. Siyempre, anong gagamitin nila kung walang mga illegal firearms? At ito nga, ayon sa pagsusuri at investigasyon ng ating PNP, ang mga ginamit na, na baril sa pagpaslang dito po kay Governor De Gamo ay mga hindi po rehistrado sa ating Firearms and Explosive Office. Ito po ay mga illegal firearms na maaaring nabili sa pamamagitan po ng smuggling o kaya kung anumang mga illegal na kaparaanan kaya po na-possess nitong mga pumatay kay Governor De Gamo. Okay, tuloy pa po natin. Salamat, Chia Wase, sa iyong 800 yen na super sticker. Ito naman po ay may lisensya, subalit expired na po. So ito ngayon, ma'am, yung direksyon ng ating investigation, particularly doon po sa mga firearms na hindi po nakarecord sa database po ng PNP. Ibig sabihin na hindi po yan dumaan na tamang proseso, maaring smuggled po yan o kayang inaalam. By the way, for your information, sa ating pagkakaalam, si Colonel Jean Pajardo ay isa pong abogado. Ano? Siya po ay isang abogado. For your information lang. Tuloy po natin ang pakikinig po sa kanya. Natin paano nakalusot at na napasa kamay nitong mga suspect itong mga high powered firearms na ito. Ma'am, based on sa record ng FBO, ito mga baril na natutukoy nyo pero expired ay hindi naman pag-aari ng mga law enforcement in the car from office. Well, may pangalan po tayo doon sa registered ng mga baril. Subalit, as to his identity and background ay wala pa po tayong information doon. So, yun po ngayon yung subject ngayon ng follow-up investigation para alamin kung ano po ba itong background nitong tao na kung saan isa doon sa mga na-recover na high-powered firearms ay nakapangalan po sa kanya. Yung sasasakyan po ay may mga pangalan na rin po tayo ng mga registered owners at yung ating pong highway patrol group ngayon ang nakatutok dyan para tuntunin yung mga whereabouts po ng mga registered owners ng mga sasakyan po na nasabi. Ma'am, according kay Congressman Pepes, may mga intelligence na natatanggap. Mahina yung audio ng nagtatanong. Like I said earlier, sir, no, he is entitled, our honorable congressman is entitled to his opinion. Basta ang sabi nga ng ating chief PNP, we will proceed where the evidence points us. Regardless kung sino po yung matutumbok, kahit sino pa siya, ano pang estado niya sa buhay, maging siya ay civilian o elected or ano po yung kanyang posisyon sa gobyerno, doon po tayo sa ating investigasyon. Sabi ko nga po kanina, maraming material information po ang nakuha natin dito sa mga arrested suspect at maliban suspects. Maliban pa po doon yung iba pa pong ebidensya na nahawak na po ng SITG. Tama. Evidence-based lang po ang PNP at saka NBI. Kaya kung sakaling masampahan ng kaso ang sino man dito, eh huwag niyong kagagalitan ng NBI saka PNP katulad nung nangyari kay Gerald Bantag. Galit na galit ang mga fans ni Gerald Bantag. Eh ang problema nga, in-identified hindi lamang ng PNP at ng NBI, kasama po ang NBI na ang evidence is directing and pointing para kay Gerald Bantag. O, kaya kayong mga fans ng Gerald Bantag, ipagpaumanhin ninyo kung bakit ako naniniwala na siya ang may kasalanan. Paniniwala ko po yan eh. Ngayon, kung gusto nyo talagang malinis ang pangalan ni Gerald Bantag, by the way, eh dapat sa korte pag-usapan at nag-aantay po tayo dyan. Ang resolusyon ng prosecution ay malapit na pong lumabas. Sooner or later, lalabas po yan at naniniwala ko nakakakitaan po yan ng probable cause. At kapag ka nakitaan ng probable cause yan, eh definitely mag-i-issue ng warrant of arrest ang korte para po sa pagkaka-aresto kay Gerald Bantag. But going back, dito po sa pinag-uusapan natin, wala pa pong ina-identify ang PNP, mga tol, ha? Even yung mga pangalan ng registered owner nito pong mga vehicles na recover, abandoned po kasi yan eh, sa isang siyudad dyan po sa Negros Oriental.
eh hindi pa rin po nila inilalabas ang pagkakakilanlan sa harapan ng publiko. Maybe they were creating a tight case against the possible mastermind dito po sa o building up the a case na talagang malakas laban po doon sa mastermind sa pagpapapatay dito po kay Governor Raul De Gamo. That is why hindi po sila muna naglalabas ng sinuman na pangalan dahil mahirap din naman na maglabas ng pangalan kagad ng PNP kung hindi pa naman sila sigurado sa kanilang mga ebidensya. Going back kay Bantag, kaya po nilabas ng PNP ang pangalang Bantag at saka ng NBI kasi tiyak ang kanilang mga evidence na ang itinuturo nito ay si Gerald Bantag. O ituloy po natin ang pahayag dito nitong si Colonel Jean Pajardo. This investigation, bakit sa mayawan pinili ito ang at yung window gagawin na halap ko? Actually, sir, ito nga po yung reason kung bakit madali silang natuntun dahil lumalabas na hindi familiar sa lugar ng itong mga suspect na ito at nagtanong-tanong sila doon sa lugar, naligaw sila at nagtanong-tanong sila saan yung papuntang Bayawan City. So lumalabas, maaring yun yung gagamitin sana nilang escape route. Subalit dahil nga hindi sila sa pamilyar sa lugar, ay nagtanong-tanong sila. So medyo nagduda na yung mga kababayan natin doon sa Negros Oriental. Sabi nga ng ating GPNP, nagpapasalamat siya sa mabilis na pagbibigay ng information. At hindi magagawa ng PNP yan kung hindi dahil po sa mga mamamayan po dyan sa Negros Oriental. Isang magandang halimbawa po yan na partner ng ating kapulisan ang community. Kung meron po tayong mga nakitang hindi magandang pangyayari, illegal, krimen na nangyari, at hindi naman po malalagay sa alanganin ng ating buhay, tumulong po tayo sa PNP kasi yan ang magiging dahilan para po itong mga lawless elements ay mahuli na po ng ating mga otoridad at nang hindi na po sila makapagkalat ng lagim dito po sa ating community. Kung hindi po tayo makikipagtulungan sa PNP, mahihirapan po ang PNP. Ako, bilang dating kawani ng PNP, alam na alam ko po kung paano po at gaano kahirap kapag ka hindi po fully cooperational ang community na amin pong pinapatrulan. Pero kapag ka fully cooperational at talagang ang tingin po ng PNP ay ng community sa PNP ay partner sa paglaban po ng krimen, eh nagiging madali po para sa mga police na labanan po ang criminality. Kaya itong magandang pangyayari na ito, dulot po ito ng mga impormasyon na ibinigay po ng mga residente diyan po sa Negros Oriental. Salamat po sa kanila at naniniwala naman ako na hindi naman mapanganib para po sa kanila yung mga impormasyon na ibinigay nila para po mahuli initially yung tatlong suspect at mapatay sa encounter nung gabi yung isang suspect at kinabukasan mahuli yung sinasabing di umano'y mastermind, no, di umano'y leader ng grupo na pumaslang dito po kay Governor Ruel De Gamo. Tuloy po natin ang pakikinig kay Colonel Pajardo. So that, nagkaligaw-ligaw sila, hindi na sila makalabas. In fact, umiwas sila doon sa isang dragnet operation na nakalatag. Ano ang dragnet? Paliwanag natin para mas maunawaan po ninyo. Narinig nyo po yan sa ating Pangulo, narinig nyo kay Secretary Benhur Abalos at ngayon narinig nyo kay Colonel Pajardo. Pag sinabi pong dragnet, ito po ay isang uri ng police operation na isinasagawa para po i-seal off, ibig sabihin, saraduhan ang mga possible point of exit ng mga tumatakas na kriminal. Maaaring sa kaparaanan na checkpoint, sa mga oplansita at iba pang uri ng police operation, blockage, akong ano-ano pa na legitimate operations para lamang siguraduhin na yung mga possible point of exit ng mga tumatakas na kriminal ay hindi po nila malusutan. Kaya po isinasagawa ang dragnet operations. At dahil po sa dragnet operations na yan, nagresulta po ito sa pagkakahuli nga ng mga binanggit na po nating individual kanina. Tuloy po natin ang pakikinig, mga tol. Doon sa malapit doon, kaya nakapasok sila doon sa barangay kung saan nila iniwan itong sasakyan at they fled on foot. Kaya mabilis silang nakuha ng mga pursuing composite team ng PNP at AFP. So walang expect na sasalo sa kanila sa bayo? Sa ngayon, hindi pa natin alam kung ano po ba talaga yung plano nila at bahagi po yan sa magiging investigation. At like I said, may mga material information silang binigay. But
gaya nga nang natin nasabi, sabi bakit naging mabilis yung pag-aresto sa kanila dahil nga on foot na sila, naglakad, nakapagbihis na sila ng civilian, itinago na nila yung mga baril nila dahil nga unang-una iniwan na nila yung sasakyan, naligaw sila. So good thing ang bilis nung action kaagad nung dragnet team natin, kaya napindown kaagad sila doon sa area ng Bayawan at nagresulta nga sa immediate arrest nila. At yung isa nga na napatay ay tumatakas, actually yon nung hinahabol siya ay pinutukan pa nito yung pursuing composite teams ng PNP and AFP that led to his untimely death. Hinanong tanong nung ang hinanong ano eh nung audio yung ng mga nagtatanong. Na lahat ng mga arrested suspects po ay nilipat na po sa kustodiya dito po sa PNP Custodial Center. Oh, by the way, ang latest po diyan, dalawa doon sa PNP, dalawa ang nasa PNP Custodial Center at dalawa ang nasa NBI. Kasi yung sinasabi na nasa NBI is mukhang lehitimo yung kanilang mga affidavits, ano, yung sinumpaan nilang mga salaysay at maaaring gamitin para sa airtight na kaso laban sa mastermind. Kaya naman, kaugnay niya, natatakot din po sila sa kanilang seguridad. Ayun lang ako nalulungkot, gagawa-gawa itong mga hinayupak na ito ng kademonyohan, tapos matatakot sila sa sarili nilang kamatayan. Dapat pag kayo pumapatay ng tao, hindi kayo natatakot mamatay. Ngayon, natatakot yata silang mamatay, kaya ngayon, ilalagay po sila sa witness protection program ng ating gobyerno. Gastos na naman yan ng ating gobyerno. Pero wala tayong magagawa. Baka yan lang din ang best option kung bakit po sila ipe-place dyan nang sa ganun masigurado na yung mastermind ay mapapanagot dito po sa krimen na ginawa nila kay Governor Ruel Degamo. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Colonel Fajardo. Pang ongoing po yung investigation pero, for their own protection also. Pero dalawa po, dalawa po ma'am sa arrested suspects ang nag-execute po ng extrajudicial confession at tinutulungan po tayo ngayon ng Department of Justice para ayusin po at kuhanan dahil kailangan po nating masiguro na yung... Okay, yung extrajudicial confession, madaling paliwanag lang mga tol, ginawa ito sa labas ng korte. Kasi pagka ginawa ang pag-amin sa loob ng korte, ang tawag po doon judicial confession. Merong mga requirements sa extrajudicial confession. Ang pinakamahalaga po diyan, ginawa ang kanyang pag-amin nang nauunawaan niya ang mga repercussions nito. Ibig sabihin, kapag ka umamin ka, alam mo na ito ang maaari mong maging kaparusahan at higit sa lahat, dapat assisted ka po ng iyong abogadong pili. Kung wala kang kakayahang pumili ng sarili mong abogado, ay pagkakalooban ka po ng gobyerno para lamang ma-execute yung tinatawag na extrajudicial confession. Again, inuulit po natin, ang extrajudicial confession is made sa labas po ng korte. Other than that, kapag kaginawa po sa loob ng korte, ang tawag po doon judicial confession. Tuloy po tayo mga tol. Kanilang kakapatang pantao ay hindi malabag. Kailangan po nila ng assistance po ng lawyer kapag nag-execute po sila para magkaroon po tayo ng airtight case at hindi po tayo ma-technical at sa pagpapile po natin ng kaso. Mabitong dalawang ito, ito yung may previous na murder and frustrated murder o sila yung wala? I'm not at liberty to reveal further information as to the identity po nung sino po yung mga nagbigay po ng judicial, extrajudicial confession dahil again, we don't want to compromise for security reason. Siguro hindi natin maiaalis yung agam-agam po ng SITG na yung ibang mga kasamahan nito o maaaring yung mismong utak nito ay nagmo-monitor din po sa mga balita. Maaaring makapagbigay tayo ng mga impormasyon na maaaring makapag-compromise sa ongoing investigation po. Kino-consider sila less great participation sa dalawa? Hindi ba kasama sa naman? Kasama po yan, sir, sa ini-evaluate at pinag-aaralan ng DOJ kung sila nga po ay papasok doon sa parameters po para sila ay maging state witness dahil itong apat na po ito ay obviously ay mayroong direct participation at knowledge dito sa nangyaring insidente. So it will be up to the prosecutor and eventually sa court po natin kung ma-appreciate po nila yung gagawin pong action po ng prosecution na team na sila po ay ma-discharge as a state witness po. Can you expound or are you able to expound to that schedule?
Well, yung pagkakatransfer po ng apat na suspect, ayan po ay napagdesisyonan po ng ating mga pinuno pagkatapos po ng inquest proceedings kahapon po para po doon sa kaso ng murder ay isa po sa naging desisyon ay ilipat po sila dito sa Kamkrame for obvious reason po, mas secure po sila dito at yun nga po yung possibility na dalawa po sa kanila ay maaaring sumailalim sa witness protection program. At yan naman po ay ngayon ay pinag-aaralan po ng DOJ. Antayin po natin yung desisyon ng DOJ kung papasa po ba yung dalawa dito sa parameters po ng fitness protection program. Okay, panoorin nyo na lamang po ang kabuuan ng interview na ito ni Colonel Fajardo sa CNN Facebook page. At dadako po tayo doon po sa balita kanina. Ang balita po kanina ay ang pagsasampa po ng kasong murder sa inyo pong nakikita na si Congressman Arnie Tebes. Ito po ay may kaugnayan sa pagpatay di umano noong 2019 na kanya pong ipinag-utos di umano. Sabi po dito sa balita, multiple murder raps filed versus Representative Tebes over 2019 killings. Manila, Philippines, a multiple murder complaint has been filed against Representative Arnulfo Tebes from 3rd District Negros Oriental over a series of killings in 2019. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group today afternoon filed 3 counts of murder against Tebes and 5 others. Oh, I'm sorry, I stand corrected. Nabanggit ko kasi 4 na counts, ano? 3 counts lamang po pala. Ito po ang mga sinampahan ng kaso. Sina Elias Hannah May, 3 counts. Richard Cuadra Elias Boy Cuadra, 2 counts. Jasper Tanasan alias Bobong Tanasan, 2 counts. Rolando Pinili alias Inday, 2 counts. And Alex Mayagma, 1 count. No full copy of the complaint has been made public as of the posting of this news. The killing supposedly happened on March 25 in Dumaguete, May 26 in Basay, and June 23 in Bayawan City, Negros Oriental in 2019. March, May, June. Paalala rin natin ito kay Attorney Sal Panelo kasi sabi niya hindi daw nangyayari ang patayan noong panahon ng nakaraang administrasyon. Parang ngayon lamang daw po ito nangyayari. At sinasabi, ito pong mga biktima na ito ay mga elected public official, particularly provincial board member. Okay, tuloy natin. Tebes on Monday afternoon denied having links to the brazen killing of Negros Oriental Governor Ruel De Gamo. Yun po yung video na napanood po natin kahapon. Sinasabi po nito pong si Congressman Tebes, wala daw po siyang kinalaman at wala daw po siyang makitang motibo para ipapatay ito pong si Governor De Gamo dahil hindi naman daw po sila magbe-benefits doon po sa pagkakamatay kung sakali nitong si Governor De Gamo. Dahil nga naman, ang mauupong gobernador ay hindi naman po yung kanyang kapatid kung hindi ang vice gobernador. Sinasabi din po ni Congressman Tebes na kung gagawin niya at hindi niya naman daw gagawin, dapat noon pa, no? Nung panahon pa ng bago maghalalan para hindi na daw po ito nakatakbo si Governor De Gamo. Ayan po ang kanyang pahayag, ano? Basahin po natin ang related information kaugnay po niyang politics dyan po sa Negros Oriental. Last February 14, diniklara po ng Supreme Court na ang tamang nanalo sa pagka-gobernador dyan po sa Negros Oriental ay walang iba, ito pong si Governor Ruel De Gamo. Ito po ay dahil sa pagdiskwalipika doon po sa tumakbong diniklarang nuisance candidate kung saan ang ginamit na pangalan po nito ay Ruel, R-U-E-L. De Gamo, ito po ayon sa kasaysayan ay hindi po gumagamit ng salit ng pangalang Ruel pero noong May 9, 2022 election, ginamit niya po ang pangalang Ruel instead na Greggy kasi mas kilala po siya sa pangalang Greggy. Pero for particularly lamang noong May 9, 2022, ginamit niya po ang Ruel De Gamo na nagpagulo at nakalito sa mga botante dyan po sa Negros Oriental. Kaya naman, prior to election ay nagsampa na kagad ng disqualification case for declaration as nuisance candidate itong si Governor Ruel De Gamo doon sa Ruel De Gamo. Ngunit yun po ay nabinbin sa COMELEC at lumabas lamang ang desisyon nito mga sometime in September.
kung saan dinedeklara ng division ng COMELEC na humawak doon sa petition for declaration as nuisance candidate, eh ang nanalo nga po ay ito na si Governor Ruel De Gamo. Dahil yung mga boto na nakuha nung isang nuisance candidate ay automatically itinransfer in addition to the vote casted para kay Governor Ruel De Gamo. Kaya nag-emerge as victor ngayon itong si Governor De Gamo against kay Governor Henry Tebes. Pero hindi po tumigil sa pag-asa itong si Governor Henry Tebes. Kanya po itong ipinailan ng motion for reconsideration sa COMELEC Division, at nang hindi po pumabor, nag-file po ulit siya ng apila sa may COMELEC en banc, at hindi rin po ito pinabura ng COMELEC en banc, kaya po inakit niya po ito sa Korte Suprema. Ang naging desisyon po ng Korte Suprema noong February 14, 2023 ay hindi na po pumanig dito kay Governor Henry Tebes. Instead, inapirma po nito ang resolusyon na inilabas ng Commission on Election, at sinasabi nga po na wala pong maling ginawa ang COMELEC. There is no grave abuse of discretion sa part po ng COMELEC, at tama lamang na idineklara nitong nuisance candidate ang isang kandidato na nagngangalang Ruel De Gamo. At after po ng ilang linggo, nangyari po ang hindi inaasahan. March 5 in the morning March 5, Saturday, past 9 in the morning, pinasok po within 41 seconds according kay Janice De Gamo, ang may bahay po at mayor po ng Pamplona sa Negros Oriental, 41 segundo lamang daw po ang tinagal ng pamamaslang sa 9 na katao at injuring 17 individuals. Ganun po kabilis ang mga naging pangyayari, kaya ikinalulungkot po talaga ngayon ito ng mga mamamayan diyan po sa Negros Oriental, dahil ang sinasabi po ng karamihan, isang mabuting leader ito pong si Governor Ruel De Gamo, na kahit weekends, inuuna po ang sambayanan niya diyan po sa Negros Oriental kaysa sa kanyang sariling pamilya. In fact, Sabado, supposedly weekend po yan, dapat nagpapahinga ang isang gobernador, pero minarapat ni Governor Ruel De Gamo na alamin ang mga pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan, kaya po siya nandoon at inaalam ang mga kahilingan. At isa po doon sa mga requested, sa mga nag-request na individual para makakuha nga po ng assistance ay yung nakalulungkot na pangyayari, sapagkat namatayan po siya ng 3 taong gulang na anak. Tapos makalipas lamang ang ilang minuto, siya po ay patay na. Dahil nga po nadamay siya doon sa pagpatay kay Governor De Gamo. Wala pong katotohanan na meron pong four-piece beneficiary na nadamay po sa pangyayari na yan. Sinabi po ng DSWD Region 7, walang four-piece beneficiary. Ang meron, mga naghahangad ng ayuda mula sa gobernador at kung paano ito matutulungan ng gobernador. Kasama na rin po dyan yung pagpapatotoo na hindi po yung bata ay namatay doon sa pagbabaril, kung hindi una na po siyang namatay, at ang nangyari, siya ay hihingin sana ng tulong sa gobernador ng kanyang ama. Unfortunately, yung ama niya na damay sa pamamaril diyan po sa Negros Oriental. Yan po ang mga nakalulungkot na pangyayari sa politika. I am not saying na ito kung 100% is politically motivated, pero ang nagsasabi po, walang iba kung hindi ang ating mahal na Pangulo. Sinabi po ng ating mahal na Pangulo that the same is purely politically motivated, and I believe sa ating mahal na Pangulo. Pero inaantay ko pa rin ang official announcement ng ating Philippine National Police, probably kasama na ang NBI, kung sino po talaga ang nasa likod nito at kung ano po ang motivation kung bakit pinaslang nang ganun-ganun na lamang ang napakaraming individual sa pagkakataon na yan. At itong mga pumaslang, mga demonyo po talaga ang mga ito. Kasi sa ngalan ng pera, halagang 10 milyong piso ang sinasabi, ang ibinayad po sa kanila para gawin ang karumal-dumal na pagpatay na yan sa napakaraming tao. With that, maraming salamat mga tol. Sana kahit paano sa maiklin nating live streaming, eh meron po kayong nakuhang mga impormasyon na makakatulong para po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon at labanan po natin ang mga kasinungalingan, partikular ang mga pinapakalat ni Maharlika at ng iba pa.
Wine-weaponize nila ngayon ang pangyayari para pasinungalingan ang mga ginagawa ng ating gobyerno at otoridad. Sila po ay nagpapakalat ng mga maling impormasyon at kineclaim nila sa kanilang mga supporter na ito ay gawa-gawa lamang at ang mga ebidensya ay tanim na naman, katulad ng ginawa po nila sa kaso ni Gerald Bantag. Huwag po tayong magpapaloko sa mga katulad ni Maharlika at ng iba pa. Alamin po natin palagi kung ano po ang mga nasa balita at i-verify po natin ito sa pamamagitan ng mga pagtatagni-tagni ng mga balita sa iba't ibang mga sources. I encourage every one of you na magtiwala pa rin po tayo sa mainstream media. Huwag po tayong magpapadala sa mga vlogger na nagsasabi na huwag pagkakatiwalaan ng mainstream media. Self-serving po iyon. Ang mainstream media is still isa po sa mga dapat nating i-consider. Pero huwag po tayong magpakatanga. Kasi baka naman yung binabasa po ninyo sa mainstream media ay mga marami ng mga addition of facts o addition of opinions. Kailangan alam din po nating sumuri kung ano po ang sinasabi na katotohanan sa mainstream media. Pero inuulit ko, I encourage every one of you, every now and then, libutin niyo po ang mga mainstream media sapagkat sila din naman po ang sources of information ng mga taong tulad po namin na mga vlogger. Kami po, particularly, kumukuha ng impormasyon sa ating mainstream media. Kaya hindi po dapat mawala ang tiwala natin sa kanila. In fact, pinagkakatiwalaan po sila ng ating mahal na Pangulo, kaya meron pong Malacañang Press Corps. Yan po ang aking masasabi kung ang pag-uusapan po natin ay mainstream media. Kasi nakakarinig ako sa maraming pagkakataon mula sa mga vlogger, sinisira nila ang reputasyon ng mga mainstream media, which is sira naman. Pero sana, wag na po nating sirain pa. Para naman ang sa ganun, magbalansi po ang mga impormasyon na nakakalap po natin. Katulad nito, kung maniniwala lang po tayo sa mga vlogger, maliligaw po tayo ng landas. Lalong-lalo na kung ang pinanonood nyo ay mga katulad ni Maharlika. Maraming salamat mga tol. Bago tayo pansamantalang magtapos sa ating live streaming na ito, magbabasa muna ako ng inyong mga komento at nagpapasalamat ako muli sa inyong pong panonood. Shoutout muna